Yes, sir. Tama ba kami ng napasukan dahil papunta kami ng Club Kilwarga? Yes, so, sir. Tama po ba ang advice nila na dadaan muna dito sa tourism office ng Batangas bago pumunta ng resort? Sir. Actually, sir, dadaan muna tayo dito po sa Municipal Tourism Reception Area. You will have to present lamang po your booking confirmation. And then, magbabayad lang po tayo ng ecological fee na 20 pesos per person. Sa ngayon po, naka-alert level 1 na lang po ang Batangas. Mm-hmm. So, booking confirmation na lang po yung hinihingi ng aming reception area. Para sa akalaman ng ating mga kabayan, dito 'di ba sa San Juan ay napakaraming beach resort. So lahat ng mga beach resorts dito na sakop ng San Juan ay talagang dadaan dito. Yes po, sir. Oh. Lahat po na ang papunta sa ating coastal barangay starting from Puting Buhangin up to Hubog po. So yung Puting Buhangin doon po nagsistart yung black sand natin. Oh. And then papunta na po tayo sa white sand and then yung mga snorkeling areas na po natin yung medyo mabato na. Pero maganda pa rin yung tubig. Okay, Miss Mara, maraming salamat sa oras sa mga binigay niyong info sa amin at sa ating mga kabayan at magandang araw. Thank you so much po, sir. Sana po mag-enjoy po kayo sa stadium dito sa San Juan Batangas. So yun mga kabayan, clarification. Pagpasok nyo sa gate dito, Kota Kilwarga ang makikita nyo. Tapos, yung Club Kilwarga na pupuntahan natin, dun pa sa tabing dagat. Mm-hmm. Yun. At yun, pagpasok nga dito sa guard ng Kota Kilwarga, siyempre hanapin yung referral, no? Galing ng San Juan Tourism. At saka yung booking. Yung booking. So, yun lang. At siyempre, bago ko ka i-confirm ng booking dito, kailangan kumpleto ka requirements yung fully vaccinated card. Ayan. Pag ahon natin dyan, malamang makita natin ang dagat. Ay, di pa. Malayo pa. Ayan yung pinaka-ano, gate. Gate ba ito? May gate na naman tayong papasukan? Oo, ito na yung pinaka-gate nila. Ah, oo. Sige, salamat ng marami, ha. So yun, kailangan talaga kumpleto at hindi makakapasok pagka walang ano, referral lang tourism. Ay, grabe. Super. Halika, mag-check-in muna tayo bago tayo mag-libot. Uy, ang dami yung bangka, sasakitin ng bangka. Dalawang klase nga pala ang rooms dito. Isang big rooms or villa at saka isang small room kung tawagin nila ay cabana. Ito siya. Ito yung cabana. At ito yung villa or big rooms. Ang pagkaiba ng dalawang yan, siyempre yung isa maliit at ito yung malaki. Bukod sa malaki, may sariling CR ito. Tapos yung cabana ay common. Doon. Mamaya iikutin natin mga kabayan. Uy, malamig na. Wow. Maganda. So, itong presyo ng room na ito ay 8,000. Tingnan natin yung CR. Kuya, tuloy na kayo. So, ayan. Simple lang ang CR. May heater. Nakita na natin yung villa saka yung siyempre yung room. Ipapakita naman sa atin ni Ma'am Arlene yung anong klase ng room ng cabana, yung 6,000. Ano naman ito, Ma'am Arlene? Ito po yung seventh deck namin na kung saan po pwedeng magstay yung mga overnight po na nag-aantay po ng mga rooms. Ah, waiting area. Yes po. Ibig sabihin, nag-waiting ng rooms, tapos pwede rin, halimbawa, nag-check out na, pwede rin mag-antay yes, muna po, dito po, ng mga ilang oras. Hanggang, sagad na po hanggang alas 12. Ah, sige. Nag-enjoy pa. Yes, nag-enjoy po, pa kasi nga room lang ang kailangan. Yes po. Tama nga naman. Sige, ano pang ibang makikita natin dito? Tapos ito po yung aming dining area. Akit nga tayo? Po, pwede kayong mag-avail ng mga meals.
Meals. Nabanggit mo yung meals. Bawal ba ang pagkain dito magdala? Yes po, sir. Bawal po na magdala ng pagkain kasi mayroon po kaming kitchen. Tapos, bottled water, pwede kami magdala? Pwede naman po. Hi, good afternoon. Yung mga ganito, pwede kami magdala? Pwede po kayo magdala ng mga chips. Ang bawal lang po is mga hard drinks and soft drinks po. Bawal. Tapos yung mga rice? Yes po. Ulam? Yes po, mga lutong pagkain. Ooh, sige, shout out sa inyo. Ito yung sinasabing dining. Ano tawag ito? Dining area po. Dining area. Pwede rin mag-antay dito? Pwede naman po, sir. As nawala, as of na wala naman po na kumakain, sir, pwede naman po mag-antay. Okay. Tapos ito po yung mga common CR namin at common shower po. Ipaliwanan ko lang ha. So ito yung sinasabi ko kanina, ang kaibahan ng villa saka ng cabana. Yes po, sir. Yung villa, yung big room, may sariling CR. Yes po, at sariling yung shower. Yung cabana naman, ito common yes, CR. Halika nga, tingnan nga natin kung anong klase yung common CR. Ito po, sir. Parang ito siya? Ito po ay common shower po. Ito po yung mga common CR dito po. Pero may mga common shower naman din po sa loob nito. Talaga? So, ayan siya. Yan na lang. Pwede bang lumabas to sa kabila? Yes po, pwede po. Sige. Ayan. Ito po ang mga common CR namin na pang-female. Oo. Ito po ang mga common shower na mga pang-female. So, ibig sabihin ng common CR, ibig sabihin mag-aantay habang ginagamit. Nakapila sila. Hindi naman po, sir. Hindi naman pa po nangyayari sa amin na sabay-sabay silang gumagamit. Siyempre, pag nakasarado, occupied. Tapos ito po yung reception area po namin. May mga souvenir din pala dito. Yes. Ito yung reception area. Hi! Magandang hapon. Pakibigyan niyo ako ng double shot. Tama ni sir. Pwede naman ba uminom? Pwede po. Ayun. May oras bang inom? Wala naman sir. Wala? Habang kaya pa? Hanggang kaya. Okay. Tama ni sir. Yung ingay lang po, yung parang hanggang 10 lang. Yung ingay hanggang 10 lang. Okay. Chat-chat lang naman po. Masig. Salamat. Ayan. Wala na ba? Wala na. Ito yung mga kabana, talagang harap sila ng beach. Yes po, sir. Yung villa, sa harap na, sa likod ng kabana. Yes po, pero may dalawang rooms din naman po kami na hindi po siya totally beachfront. At tatlo. Tatlo? Yung pong kabana 1, 3 at 5 po, nasa likuran po sila ng mga beachfront na room. So, ibig sabihin yung big rooms, bihira dito sa harap ng beach. Opo, sir, kasi po siya may sariling CR. Ayun! Ilapit sa may dagat kasi po ay bawal po na may malapit na rooms sa dagat. Tama nga naman, tama. So, sana yung rooms na ipapakita mo ito sa amin? Sir. Ay, ito? Opo. Uy, ang ganda ng common shower, ano? Tingnan mo, parang... Ayan. Apa, ganito po ma'am na magsasummer po, sa Japong nalabas yan. Hindi siya makatid. Hindi naman po ma'am. Ayan o, ihanda mo na yung no piece mo. Ito na yung kabana. Uy, ang ganda ng steps. Ito talaga sadya siya dito. Yes. Itong bedsheet na yan. Bedsheet ba ang tawag dyan? Lounger mo. Ano? Lounger. Ay, pasensya na, hindi ako sosyal. Legit ang cover sa kama. Pasensya ka na, hindi naman ako sa inyo nagliligpit niyan. Basta alam ko, nakakita ko ng ganyan, higaan. Ito siya. Ito po yung kabana po namin. Good for one? Good for two po, maximum of three. Ito kasi good for... 6,000 po siya. Ito, ihiga na lang dyan sa lapag. Yes po, sir. Malamig na rin siya. Yes po, basta po pagpatak po ng alauna po, inire-ready na po namin yung mga rooms, binubuksan na namin kasi yung mga aircon. Yes po. Kasi po by 2 o'clock po, nagpapa-check-in na po kami. Okay. May mag-check-in po dito. Nako, sweetie, hindi tayo makaka-extend, talagang fully book. Depende na lang daw kung may mag-cancel. So ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang kakaiba itong resort na ito dahil tingnan nyo. Sweetie, mapapansin mo.
Di ba, Ma'am Arlene? Ayan siya. Yung kabila niyan, yun yung mahabang beach. Dire-diretso na yan, hanggang doon, kadugtong ng Lubo. Di ba, tama? Tingnan mo, may cover siya. Di ba? Tapos, kung iikot ka dito, paliliparan ko ito mamaya ng helicopter, ha? Ayan. Tingnan mo, mapapansin mo. Harang din. Kaya nga, parang kayo lang ang ano dito. Yun. Solo po kami dito. Kasi po talaga na kung hahanap tayo ng private resort, ito na po yung makikita niyo na private. Kasi po isa lang yung daanan namin. Kaya nga. Wala din po siyang katabing ibang resort. Nasasanggahan po siya ng dalawang magkabilang bato. Kasi isa lang po yung may palabas, isa din po yung may papasok. Kumbaga sarili niyo talaga yung way. Opo. Kung sakali man pong may pupunta dito, hindi po yun sa way namin kasi po may mga company guard po kami at agency guard na haharang po kung hindi nakabuksan. Kasi may mga iro po kami na dun po naka guest list po, dun po nakasulat kung sino yung mga parating namin. Kung sakali man muna may pumasok, magbabaybay po sila sa dagat. Tama. Dinaanan ba namin, isa lang ang may-ari? Yes po, ma'am. Ay, grabe. Yung pong kabila nito, pagmamay-ari din po nila, yung pong Puerto Gualberto. Pwede mo bang ibulong sa akin kung sino may-ari? Mga Gualberto. Gualberto? Yes. Ay, hindi ko marinig. Isigaw mo ha. Mga Gualberto. Gualberto? Yes. Oh. Huwag ka mag-alala. Tayo lang naman na nakakarinig. Mahalihitin mong taga rito. Oo. Taga Rosario po. Batangas? Ah, taga Rosario. Ah, kababayan mo, pati si Miss Arlene, kababayan mo, sweetie. Oh. Ayan, ano pa bang may papakita mo? Ay, ito, yung swimming pool, halika, nakita ko ito. Doon sa kabila na sinabi ko, doon, after nito, yun, mas marami doon, mahirap makakuha ng ano doon ng bakanting room kasi nga doon lahat ang puntahan, di ba? Yes po, sir. Oo. Okay. Ito naman po kami, dinadayo po siya pag may mga event for wedding. Oo. Ang pinaka-advantage nito, mga kabayan, kasi na-research ko rin ito eh. Advantage ito pagka gustong may wedding kasi nga private talaga. Magbe-beach wedding. Oo. Ito po yung swimming pool namin. Ito naman, anong oras ang open ang swimming dito? 9 o'clock po. 9? Umaga hanggang alas 10 po ng gabi. Kasi po minsan po, by 10 o'clock po, ikinoclose po ng maintenance namin pag marami pong guests. Kasi po ay malilinisin, kinitreatment din po niya para sa umaga, madali na. Uh-huh. Okay. So, hanggang anong oras ang night swimming sa gabi? Sa dagat po, by 6 o'clock po ay bawal na po mag-swimming kasi wala na po tayong lifeguard on duty ng ganong oras. Wala din po kaming spotlight na nakatutok sa dagat. Yes. Ah, dito lang ang may spotlight sa gabi. Yes po. Natawa ka sa sinabi kong night swimming sa gabi, ha? At saka sir, dito po sa buong Laia na may mga resort po, bawal po talaga ng magligo ng ganong oras po. Pinagbabawal na po nito recent. Tama. Hindi na safe. Ma'am Arlene, ngayon ay 2 p.m. Ano ba ang happenings dito sa gabi? Yun lang sir, wala po kasi itong mga ganun. As in talagang maririnig niya lang yung hampas ng alon. Oh. Kasi po tahimik dito. Okay. Tapos, ibig sabihin walang inuman. Pwede naman po na uminom kayo, di yung pong hindi ganun kadami. Tapos ay ang sounds po, parang limitado din. Ah. Kasi po marami pong guests, hindi lang naman kayo ang nandito. Meron pong mga guests na ayaw na malakas ang sounds. Tama. Opo. Kasi po ay parang meron pong kaya sila dumayo dito, kaya sila nag-beach dito. Ang gusto nila katahimikan po. Okay. Sige. Nakakita ko ng ganito. Meron... Kayak po yan. Kayak? Yes po. Ano yan? Pwedeng hiramin? Rentals po yan, sir. Magkano per hour niyan? 300 per hour po. Saan makakarating yan? Ayan dyan, sir. Ha? Kung saan kaya nyo pong magsagwan ng kayak. Talaga? Yes po, sir. Bukod dyan po malalaki ang halo. Ngayon, may nakikita naman akong bangka. Pwede bang mahiram yan? Ah,
rentahan din po yan, sir, ng mga maing isda. Okay. So yun mga kabayan, ha, kung halimbawa mag-i-stay kayo dito ng mga dalawang araw or two nights, yes, pwede. Pwede nyo ma-enjoy. At yun na nga, advance booking. Di ba? Yes po, sir. Advance booking kayo para ang ganda ng view dito. Mm-hmm.